yung pagkatik ng kanyang buntot, gaano kalaki, nakakatakot. Kailangan mo natin siyang hintayin na kumalma, no? Angas. Creatures, welcome sa Exo Creatures page. Today, magre-reels tayo ng dalawang klaseng scorpion, no? Isang forest scorpion at yung aking desert scorpion. So, kung naalala nyo, sa last video nito, dalawa sila na communal. And ngayon, ipapakita ko kung ano yung update nila. So, ngayon, mag-isa na lang siya kasi yung kasama niya ay kinain niya na. Kung nakita nyo naman, napaka-defensive niya na ngayon. Kasi natutukan siya ng ilaw kung saan hindi niya gusto yun. Kaya sasara muna natin. At ito naman ang aking hotentota. At alam niyo naman na mahilig ako sa mga hotentota. Isa yun sa mga gusto kong SP ng scorpions. Ayan na siya ngayon. 6 instar na siya. And siguro pag nag-molt siya, manganak na siya. So kasi ang mga H hotentota or alligator back scorpion ay mga parthenogenesis. Kung saan nanganak sila during 6 instar or 7 instar or kung minsan 8 instar. Star, nanganak na sila. So, kaya ililipat na natin ang ating hotentota sa kanyang final enclosure. At ito naman, ililipat natin siya sa temporary enclosure muna, no? So, ngayon, dito ko sila ililipat. Dito ang ating forest scorpion. Uy! At dito naman ang ating hotentota. Ito na ang kanyang magiging final enclosure. Kung mapapansin nyo, yung ganitong enclosure para sa kanya is napakalaki na kasi maliliit lang ang mga hotentota. Ito ilalagay ko sa kanyang enclosure at ito, syempre, ilalagay din natin sa kanyang enclosure. Kung mapapansin nyo, ito yung hide ni forest scorpion. So, dito nakalagay yan. Pero ngayon, ibibigay ko na kay hotentota kasi bagay siya sa desert type na scorpion and bagay din siya dito. Basta, gagawin natin yan ngayon din. Yun, kung makikita nyo, nilagay ko na ang kanyang magiging height at meron tayong nilagay dito na napaka-astig na bungo ng rhinoceros. Skull yan ng rhinoceros kung alam niyo lang. Hindi, joke lang. Nakita ko lang siya sa Shopee. And yung in-order ko talaga is yung skull ng tao kasi mas mukhang maangas. And yung dumating sa akin, skull ng rhinoceros. So kung makikita nyo, ito yung enclosure ni Hotentota simula nung maliit pa siya. And kung makikita nyo kung gaano kalaki yung magiging upgrade natin para sa kanyang enclosure, o di ba? So talagang malaki na kung saan makakagala na siya diyan, makapaglibot-libot, makakaakyat siya dito. Kung makikita nyo, may parang hagdan diyan, kaya kung trip niyo umakyat, aakyat talaga siya diyan, no? And may skull tayo diyan kasi once na mag-pop ang ating scorpion, once na maglabas na siya ng mga scorplings, kailangan ng mga scorplings na hide. So katulad nito, makakapag-hide dito ang mga scorplings ng scorpion natin. Makakapag-hide din dito. Kaya kailangan talaga ng ganyan. So ang gagawin pa natin, kailangan natin maglagay ng buhangin para dito. So alam nyo kasi, ang mga hotentota ay sanay sa desert na environment kung saan buhangin talaga nandun and dry yung mga nakalagay sa kanyang environment. So kaya i-replicate natin yon at kailangan maibigay natin sa kanya ang dapat na environment para sa specific species na kung ano siya. So ito, bubuksan ko na ang ating hotentota. Actually, palagi siyang wala sa mood. Palaging nakakatakot. Ayan na, start na siya gumalaw. So ito na ang ating hotentota. Hindi ko alam kung pre-molt siya or hindi kasi almost 1 month siya hindi kumain sa akin. Noong last week, nung sinubukan ko siyang i-feed, nag-iwan ako ng pre-kill kasi hindi naman siya nagmo-molt kahit di siya kumakain. And kinain niya yung pre-kill din, no? Yeah, unfortunately, hindi tayo makakuha ng takedown dito sa kanya. So subukan nga muna natin siya ilagay dito at para mas makita natin siya ng maayos. Ititry natin siya kunin gamit ang ating catch cup. Uy, lumalabas. So ayun, eto na siya ngayon. Napakalaki niya na. Kung nakikita nyo, yung pagkatik ng kanyang buntot, gaano kalaki at nakatakot. So, ilagay mo natin siya dito para mas makita natin, no? Kailangan natin ng... So, ganyan muna. Para mas makita natin siya ng maayos. Before natin ilagay sa kanyang enclosure, tingnan muna natin siya ng one last look. Kailangan muna natin siyang hintayin na kumalma, no? Kasi pag mga ganyan, kahit sabihin natin smooth surface yan, mababa lang and kaya niya talagang akyatan. Ito yung nakakatakot yung tsura niya. Ngayon ito nyo. Ayun, no?
Napakatabanan ng kanyang katawan. Wow, ang angas. So, tinan nyo naman, yung kanyang lilipatan ngayon is napakalaki na. More space to roam, no? So, ayan, tinan nyo naman yung kanyang size sa lilipatan niyang enclosure. Napakalaki na. Times 10 ng laki niya, yung kanyang lilipatan ngayon. So, kung nakita nyo, may mga bato dito. So, parang trip ko rin lagay ng mga bato. So, ayun, kumikita nyo naman, naglagay na ako ng yung dalawang bato na yan is galing dito sa enclosure niya. And nilagay ko na rin dyan para hindi mukhang plain yung kanyang setup, no? So, ito na ang aking hotentota, nakalina pa kumakawala. One last look, bago natin siya ilagay sa kanyang enclosure, kita nyo naman yung pagkaangas ng kanyang itsura. Sa mga hindi nakakalam, ito yung itsura niya pag maliit pa. Teka lang, kukunin ko. Kukunin ko dito. Ito yung itsura nila pag maliit. Papakita ko sa inyo. So ito yung aking hotentota na 3-inch star. Ay hindi, 2-inch star. Na pre-molt na, no? Full grown. Ay hindi pa full grown. Parang kumbaga, ano, sub-adult na hotentota. Or alligator back scorpion. Ang angas ng itsura. Yun lang talaga yung masasabi ko dito. Yan, napakagusto-gusto ko eh. Ayoko nang patagalin to. Gusto ko na rin talagang ilipat ang aking hotentota sa kanyang bagong enclosure. Pasensya na kasi. Uy, shit. Baka naipit. Hindi naman naipit. All goods. Uhuhu. Kasya pala siya dun. Kala ko hindi siya kasya. Uy, daghay-dagad siya oh. Panibagong environment para saan niya. Nakita nyo yan, napaka swak na swak ng kanyang bagong enclosure. Kung nakita nyo ito, napaka astig oh. And may mga bato tayo. And talagang napaka angas ng kanyang enclosure ngayon. Ay, feeling ko kailangan lagyan ko ng mga dry moss, no? Pero hindi ko naman babasain yung moss. Eto, nakita nyo naman, no? Parang feel ko maglagay nito kasi parang nakukulangan din ako sa plain na white sand. Kaya maglalagay tayo ng ganito. Actually, hindi naman necessary maglagay ng moss. Hindi naman kailangan talaga. Ano lang, para pampaganda enclosure lang. Hindi naman siya makaka-harm sa ating alaga scorpion. Kumbaga, para mas astigilan ko. So ayun, ito na ang final look para sa ating hotentota enclosure. Yun, no? Ay, lumabas pa rin siya, no? So ayan, ayan na lang natin siya mag-settle ngayon sa kanyang enclosure na bago. Ayan. So susunod naman natin ni Rio sa yung ating Heterometrus longimanus. Pero kilala siya dito sa Pilipinas as Giant Asian Forest Scorpion. Ang mga ganitong species sa atin ay endemic or native species siya sa ating bansa. Common habitat nila ay forest type na enclosure. Kumbaga may pagka-moist and nasa cork bark din dapat talaga sila. Ayun yung usually na hide nila, no? Kaya ang gagawin natin, set up pa natin siya ng ganun ngayon. Pero temporary enclosure lang naman ang bibigay muna sa kanya. So, makikita nyo, successful nating nakuha ang ating Heterometrus longimanus sa catch cup. Etong angas, so, kitang-kita nyo yung pagka-black niya. Grabe yung angas. So, ngayon, ilalagay muna ulit natin siya dito para iset up ang kanyang enclosure. Wow, ang ganda ng pagka-black nyo. Grabe. Napakalupit. So, ayan, ilalagay muna natin siya sa ganyan. And ilalagay dito, hopefully na hindi siya makawala dyan. Kasi pag nakawala siya, yari ako sa mami ko. Kaya inalis ko muna siya dyan bago ko i-set up. Kasi ito rin ang gagamitin kong substrate. Napakalinis pa ng substrate na to. And gustong-gusto ko yung ganitong substrate. Kasi napaka-pino-pino ng kanyang pagiging kokopit. And ilalagay na rin natin siya dito sa temporary enclosure para sa ating forest scorpion. So ayun, medyo imimist muna natin ng konti ang kanyang substrate. So ang gagawin natin ngayon ay lalagyan na natin ang ating cork bark dito. So yun, maraming salamat sa nagbigay nito, Sir Erickson. Maraming salamat. Kumikita nyo, dalawang cork bark ang ginamit ko para mas makapag-settle siya ng maayos dito. Kasi the more na mas maraming hide, the more na mas magiging komportable ang ating scorpion dito. Grabe, ang ganda. Ganda ng itsura niya. 5-inch star na tong ating forest scorpion. Kahit sabihin natin temporary setup lang to, para sa akin, all goods na, no? Napaka ganda na ng magiging
bagong bahay ng ating forest corporal. So, huwag na natin patagalin to kasi kating-kating na rin ako, ilagay siya dito. Oops, mag-iingat tayo kahit pa paano. O nga pala, sa mga mag-reos dyan ng scorpion, lagi nyo tandaan yung safety first. Uy, ayaw pa. Ayaw pa. Ang ganda niya, no? Napakaganda niya sa kanyang setup. Yun, kung makita nyo, tapos na ang ating dalawang setup. Desert Scorpion setup at ang ating Forest Scorpion setup. Kung makita nyo ang pagkakaiba is napakasimple lang. Ang pagkakaiba nilang dalawa is first yung substrate and pangalawa yung humidity. Sana may mga natutunan kayo and sana may mga nakuha kayong idea kung paano yung setup ng bawat scorpions, no? May mga iba't ibang species din talaga ng scorpions at sa magkakaibang species na yun, magkakaiba rin ang kailangan nilang setup. Ang positive comment of the day natin ay, wala kang tarantula invasion. At ang sabi niya, yun, bagong mga scorp, gaganda, Lodi ah. Solid, happy 1.5k subs, Lods. Maraming salamat sa napakaangas na comment na yun, tarantula invasion. At yung gusto mo ma-feature ang comment mo sa channel ko, all you have to do is drop a comment down below. Kung nagustuhan mo yung video, please hit the like button. Whoa! Kung may mga nakita ka mali, feel free to comment down below kasi para sa akin, magiging advice na yun. So kung hindi ka pa nakapag-subscribe, please hit the subscribe button and the post notification bell so you don't miss any videos na ilalabas ko. So ngayon, maraming salamat kasi umabot ka hanggang dito. I am Exo Creatures and see you in the next video. Peace! Ilalagay dito. Hopefully na hindi siya makawala dyan kasi pag nakawala siya, yari ako sa mami ko.